Hello guys, welcome back to my channel. This is Nelly Torma. Ngayon po guys, nandito naman po ako ngayon sa kusina. Magluluto naman po ako guys. So ngayon po, for today's video guys, magluluto po ako ng arroz caldo. Ayan, dahil po nagka-cramp po ako, kakayusto ko pong kumain ng arroz caldo. Kaya naisipin ko pong magluto ng arroz caldo ngayon. Ayan po, prepare ko na po ang aking mga sangkap. Kanina po guys, nag-ano po ako ng tatlong baso pong maliit na rice. Hinugasan ko na po ito ng ilang beses, mga 6 na beses, ganun pong paghugas ko. Tapos binabad ko po yan sa tubig. Then I prepare also a boiled egg. We have also chicken. Nag-chop na rin po ako ng chicken. And we have this, the sangkap. We have the garlic. I chinap ko po yan ng small pieces. And also the ginger. Chinap ko rin po siya ng mga maliliit yan. And also the onion. Ayan po. Gagamit po rin tayo ng black pepper powder. At salt. Then oil. Ayan guys. Yan po ang aking sangkap ng aking arroz caldo. Simpleng arroz caldo na naman po ito guys. Masarap po ito sa taglamig. Kasi taglamig na po dito sa amin, dito sa Kuwait. So magluluto po ako ngayon ng arroz caldo. Ayan po guys, sana po samahan niyo po ako sa aking pagluto. I-start na po tayo sa pagluluto guys. Halina po kayo, samahan niyo na ako sa aking pagluluto. So ayan guys, in-start ko na rin pong painit ang ang kaserola. Ang laki-laki ng ating kaserola, guys. Ayan. Hintayin po natin siyang matuyo yung tubig niya bago tayo maglagay ng oil. So, ayan, guys. Wala na pong tubig. Maglagay na po ako ng oil. Para mag-gisa na po tayo sa ating mga sangkap at yung manok. Ayan. Mainit na po siya. Pinapainit ko pa rin po para maganda po yung pag-gisa ng ating mga sangkap. So, yan po guys. Mainit na po. I-add ko na po yung garlic. Yan. Hintayin po natin siyang mag-brown. Mag-golden brown. So, yan po guys. Mag-golden brown na po siya. I-add ko na po yung onion. Hintayin din po natin yung mag-brown yung onion. Ayan po guys. Gisa po natin ng maayos. Ganyan po ako mag-aros yan po guys. Kailangan po na maliliit po yung paghiwa ng ginger, ng sibuyas at ng garlic. Then ngayon po, isusunod ko na rin pong ilagay yung ginger. Ayan, igisa po natin lahat ng sangkap dyan. Hintayin po natin siya na mag-golden brown lahat yung sangkap. Ayan po, nag-golden brown na po siya. Ayan. So, i-add ko na rin po yung chicken. Ayan. Isutoy po natin ng maayos ang chicken, guys. Ayan. Ayan po natin siyang isutoy.
Ayan po, isutoy lang po natin siya ng maayos. Then after that, ilib po natin ng 2 minutes. Kaya takpan na po natin. Ilib po natin, isutoy po natin siya ng 2 minutes. So ayan guys, natapos na po yung 2 minutes. Check po natin siya. Ayan, nasutoy po siya. So mag-a-add na po ako ngayon ng black pepper powder. Ayan. Marami po ako maglagay kasi aros kaldo po. Yan, masarap ito mahang-ahang-hang. Konti. Ayan. Ayan siya. So, i-mix po natin siya ng maayos. Ayan. Then, after po, ilib po natin ulit siya ng other 1 minute para pumasote po yung ano, black pepper powder sa karni ng manok. So, ayan guys, natapos na po yung 1 minute. Ayan po, nasute po ng maayos. So, mag-a-add na po tayo ng, i-add na po natin yung ano, rice. Ayan, igisa rin po natin yung rice dito. Ayan po yung pinamad natin kanina na rice. Ayan. So, i-mix po natin siya. Igisa rin po natin yung rice. Ayan po. Nakikita nyo po. Ayan. Then after that, takpan po natin ng other 1 minute again para po mag-isa rin po yung rice bago po tayo mag-add ng water. Ayan, takpan po natin siya other 1 minute. So, ayan guys, natapos na po yung 1 minute. Mag-a-add po ako ng salt. Para maglasa na po dyan yung karne, yung rice. Ayan, magkalasa na po siya dyan. Then, i-mix po natin. Then, after that, guys, pagkatapos natin i-mix, mag-add na po ako ng boiled water. Binol ko na po itong water para mabilis. Yan. Yan po yung arroz caldo. Haluin po natin ng maayos. Yan. Medyo dinamihan ko po yung tubig guys kasi yung ano rice, lutuin po natin yan hanggang maging arroz caldo po siya. So yan guys, takpan muna natin, hintayin po natin ng other 5 minutes, titignan natin siya kung hanggang kailan po maglambot yung ano, yung rice na nilagay ko para maging arroz caldo siya. So takpan ko muna ng 5 minutes guys nang kumulo ng maayos. So yan guys, natapos na po yung 5 minutes. Check po natin yung ano, bigas, kung naluto na siya. Yan, malapit na po siyang maluto. Pero yung tubig po guys, parang kulang po siya. So gagawin po natin, habang hindi pa po naging arroz caldo yung ano, bigas, magdadag po tayo ng ano, ng tubig para po hindi po siya matuyo. Kita nyo po guys, grabe po ang kulo niya. Titikman ko nga guys kung tama na po yung lasa niya. Hmm, sarap. Parang sarap na. Hindi pa nga natatapos na luto. Masarap na ang aking arroz caldo. Ganyan po ang paraan ko guys para magluto ng arroz caldo. Simple lang pero napaka-sustansya at napaka-sarap. Ayan po guys, magdagdag po tayo ng konting tubig ulit. Kasi hindi pa po naluluto yung rice niya. Kaya kailangan po yan siya na maluto. Kasama po yung mga manok, yan yung mga sangkap niya. Lutuin po natin ng maayos para maging masarap siyang arroz caldo. So yan po guys, magdadagdag po ako ng tubig ulit.
Yan. Nag-boil po ako ulit ng tubig. So, idadagdag ko po yan ulit sa kanya. Yan po. Yan. Tama na po yung kanyang tubig. Hanggang sa maluto na po yan siya. Tama na po yan siya. So, again, tatakpan po natin ulit. And ilip po natin ulit ng other 5 minutes. Para po maglambot po ng tuluyan yung rice. Ayan po guys. Takpan po natin ulit. So, ayan po guys. Natapos na naman po yung other 5 minutes. Check po natin ulit ang ating ano, arroz caldo. Ayan po, hindi pa po nauubusan ng tubig. Pero yung rice po, medyo ano pa siya, matigas pa siya. Ayan, dahil nagdagdag po tayo kanina ng tubig guys, titikman po natin kung tama po yung kanyang lasa. Para magdagdag po tayo ng asin. Medyo tumabang po siya guys, so magdadagdag po tayo ngayon ng asin guys. So ayan, magdagdag po tayo ng asin. Kasi tumabang po siya dahil nagdagdag po tayo kanina ng tubig. Ayan. Then, haluin po natin siya. Titikman natin kung tama na po yung lasa. Tama na po yung lasa niya, guys. Eksakto lang siya. So, ayan, dahil hindi pa po arroz caldo yung itsura ng ating rice. So, kailangan po natin ulit lutuin ng other more 5 minutes. Yan. Hindi ko po lagi yung inaano guys. Kaya hindi, yung 5 minutes para titignan po natin siya lagi para hindi po siya matuyuan sa ilalim. Yan. Ganyan po. So, ngayon takpan po natin siya ulit ng other 5 minutes. So, yan po guys. Natapos na naman po yung 5 minutes. Ayan po. Check po natin ulit yung arroz caldo. Ayan. Malapot na po siya guys. Malapot na po yung rice. Haluin po natin siya ng maayos. Malapit na po siyang maluto. So, i-add na po natin yung ano, yung boiled egg kanina na ano natin, binoiled natin. Ayan. I-add ko na po siya guys. Yan. Ayan. Ayan po siya. So, after that guys, ilip po natin ulit siya ng other 5 minutes. Titikman natin ulit kung tama na talaga yung lasa. Tamang-tama na po yung lasa niya guys. So, ilip po natin ulit ng other 5 minutes guys nang tuluyan na pong maluto yung ating arroz caldo. So, ayan guys, luto na po ang ating arroz caldo. Ayan, luto na po siya. So, ayan po guys, papatayin ko na rin po ang aking ano, ang apoy niya. Kasi luto na po siya. So, isit aside po natin siya kasi magluluto po ako ng ano, ng bawang para pang garnish ko sa ating ano, arroz caldo. Ayan guys, patayin ko na po siya kasi naluto na. Ang sarap. Ayan, masarap ito sa ano, malamig na panahon. Ayan, pang painit ng sikmura, arroz caldo. Nelly version po yan ni ano, arroz caldo. Ayan. So guys, patayin ko na po yung apoy kasi luto na po yung arroz caldo. A few moments later. So ayan guys, mag ano muna ako ng ano, pang garnish niya. Mag-add lang ako ng konting oil. Yan, mainit na po siya. Then maglagay po tayo ulit ng, nag-chop po ako ng ano, garlic. Yan, chinap ko po yan siya guys. Ipa-brownies po natin yan. Yan. Ilagay ko na po siya. Hintayin po natin yun siya mag-brown. Ganyan lang po natin siya. Hanggat mag-brown po yan siya, guys. Lang po natin siya. Yan, nagba-brown na siya. Hanggang maging crispy po yan. Madali lang po itong gawin guys. Mag-chop lang kayo ng onion.
Then magpainit po ng konting mantika, then i-ganyan po siya. Pwede po 'yan pang garnish sa ano, arroz caldo kasi wala po kaming dahon ng sibuyas, so ito na lang po yung naisip kong pang garnish niya. Ayan, nag-golden brown na po siya, guys. Nakita nyo po. Ayan, so painahan po natin yung apoy kasi masusunog na. Pang-decor natin yan sa ating arroz caldo para naman po masarap kumain. Ayan. Golden brown na po siya. Meron po yung iba ayaw nila ng ganito, pero para sa akin po, the way na magluto po ako ng arroz caldo, talagang nagaganito po talaga ako. Naglalagay po ako ng garnish na bawang. Ayan. So, okay na po siya. Patayin ko na po yung apoy kasi okay na siya. Isalin ko na po sa isang lalagyan, guys. Ayan. So, ayan na po, guys. Ayan. Ayan na po yung... Wow! Luto na po. Nakikita nyo po, guys. Ito po yung garnish kanina na inano ko. Nilipat ko na po yan sa isang lalagyan. Para anytime po na may kakain, maglalagay po siya. Ayan. Malaking kaldero po yung pinaglutuan ko. Kasi marami pong kakain yan, guys. Mauubos po yan. Kasi ngayon sa panahon ngayon, malamig. So, marami po yan, ano. Mauubos po yan lahat. Yan. So, hanggang dito na lang po aking video, guys. Maraming marami pong salamat sa inyong panonood sa aking simpleng pagluluto naman po ng arroz caldo. Salamat po sa inyong pagsama sa akin. Hanggang sa muli, guys. Huwag niyo pong kakalimutang i-like, i-share, i-subscribe ang aking YouTube channel, Nelly Torma. Thank you for watching, guys. And have a good day to all. Bye!